So una pa ipapatayin natin siya, syempre. Patayin po muna natin yung laptop. By the way, ito po yung tools na gagamitin ko. Napili ko po siya sa Lazada, 100 pesos. Ayan. So dalawa po yung camera gamit ko ngayon. Isang for time-lapse. And then ito pong isang video na to. Sa isa ko pang cellphone. Ipapost ko po yung separate para po makita nyo po yung step by step. So unplug. Plug muna natin yung power. Then ito yung sinasabi ko na pwede siyang desk fan. Tingnan natin yung screws natin. And hanap tayo ng kasukat na tornilyo or screw. Okay. So yung laptop ko po sa ilalim siya nabubuksan. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Meron siyang 12 na screws originally, pero ito kasi nasa ilalim ng pad, tinanggal ko na, and ang natitira na lang is yun nandito sa loob ng RAM. So, unahin natin tanggalin to. And, meron tayong digitan ng mga tornilyo. Para hindi mawala. Try natin to para mabilis. So ito palang electric screwdriver ko, nabili ko siya around 400 pesos yata sa Lazada. Good naman, it gets the job done, medyo matagal din yung battery life. So yan, nandiyan na yung mga tornilyo. Okay. So kunin natin sila. Malakas yung magnet ko. So kayo po, pagka-try nyo pong babaklasin yung laptop nyo, huwag nyo pong gagayahin yung ginawa ko na dinikita ko ng magnet. So yung sa akin kasi, ito namang magnet ko mahina lang. So huwag nyo pong ilalapit sa magnet ang laptop nyo. Okay? And isa pa, ilagay nyo po sa container yung
mga tornilyo, kasi pag nagkulang yan, hindi na hindi na ganong sealed yung magiging laptop nyo. So meron pang isa dito. Okay, so napaklas ko na siya. Or yung ano pa lang, yung natanggal ko pa lang yung mga screws. Okay, tapos susunod na gagawin natin ay tatanggalin natin yung mismong cover. Lunch time na kasi. So kailangan natin i-pry open yung mismong laptop yung cover. So meron din kasamang pry tool tong nabili ko. So dati ang ginagamit ko sa kanya ay ano, yung lumang card, lumang ATM card. Okay din naman, kaya lang medyo makapal siya. So itong laptop po pala na to, nabili ko siya way back ano 2017. Ano kasi actually hindi siya yung preferred ko na laptop. Dahil ano siya, gusto ko kasi nung gaming laptop, kaya lang emergency kasi gagamitin ko dun sa dati kong online work. So ngayon wala na akong online work. So nabili ko siya for that specific purpose only. So na, although nakakapag games dito, ano lang, low settings lang and 720p lang yung resolution. So not very ano, not very good, pero pwede na din. Hindi naman din ako hardcore gamer. No. Ano lang, casual lang, pag walang mapaglibangan. O pagka talagang patay na patay ang araw. Nalaro na lang para hindi magbago. Na walang gawa. Yan. So bukas na siya. So unang modification na ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng hole sa tapat mismo ng fan para dito na siya umuhugot ng hangin instead na dito or kung saan man, kasi dati nung first time ko buksan to, ang dumi niya. Okay? So ang dumi nito, so nilagyan ko siya ng butas dito. Mga butas. Ginamit ako lang ng drill. So, para dito na siya umiikot ng hangin. And then, dito naman niya binubuga. So, may heat sink. Okay? So, paano linis ang gagawin natin ngayon? Ang kailangan natin linisin is ito.
So, kung makikita nyo, medyo madumi siya talaga. So, concentrated yung mga alikabok dito. So, hindi siya nakakalat kasi hindi siya pumapasok dito. For this, gagamitin natin siya ng brush. Natin yung pan pa rin, hindi tayo maalikabukan. So, ideally po, babaklasin ko tong buong assembly na to, itong cooler, itong pan, babaklasin ko yan. Kaya lang, ang issue ko po ngayon is, wala po akong pamalit ng thermal compound. And yung thermal compound na gamit ko dito, since aluminum siya, ginamitan ko siya ng liquid metal. So, yung mga nakabili ng ganitong klaseng laptop, nahihirapan dahil sobrang nag-overheat yung system. Ang ginamit ko sa kanya, liquid metal. So, nung pinalitan ko siya ng liquid metal, hindi na siya lumalagpas ng 90 degrees. So, ganun ka-effective ang cooling capacity or thermal conductivity ng liquid metal na thermal paste. No, ang problema lang ko na lang talaga dito yung GPU kasi, 940mx lang siya hanggang mahina lang talaga yung kaya niya. So, nag-loose na yung mga alikabok. So, ideally din, compressor yung gagamitin natin. Pero wala akong compressor dito. So, bubugaan na lang natin siya ng hangin. Ang susunod ko na modification na gagawin dito, lalagyan ko siya ng external GPU. Dito natin ilalagay yun. Ito kasi yung ang tawag dito, PCIe slot nya, X1 PCIe. So, pwede natin siya lagyan na external GPU dito. Pero hindi ko pa ginagawa kasi okay naman. Pag ginawa ko kasi yun, hindi na siya magiging laptop eh. No? Parang stand-alone desktop na siya. Tapos, by the way, napalitan na tong battery ko. So, replacement battery na lang to. Ang nangyari kasi doon sa una kong battery, lumobo siya. So, Asus nga pala yung laptop, pero yung battery, lumobo. Ayun, so, lumobo siya, pinalitan. Shout out nga pala sa mga tao or nagtatrabaho sa data lab. Sila po yung nagpalit na to. Mura lang, mga 2,000 something lang, 2,000 pesos. Around 3,000 siguro. So, yon, lumabo siya, pinalitan, and then okay na ulit. So, yun lang ang kulang dito sa laptop na to, yung battery protection. So, yung mga bagong laptop, merong battery protection. So, yun yung nire-recommend ko kung bibili kayo ng laptop. Okay? Ano pa bang pwede natin tingnan? So, yung RAM ko, in-upgrade ko. So, may built-in to na 4 gigs of RAM. Dinagdagan ko pa siya ng 8. Okay? 8 para maging 12. So, I think that's it. Pwede na natin siyang balik. So, another thing pala, ito, hindi na siya hard drive. Ito na yung hard disk drive siya. So, hindi na siya CD drive. Pinalitan ko siya ng hard disk drive. Tapos, ito, SSD.
So yung original niya, ipinalit ko dito, tapos dinagdagan ko siya ng SSD. So ginamitan ko siya ng ano, ng kadi, no? Yung tinatawag na hard disk kadi, kung tawagin niya. So ibabalik na natin siya dahil tapos na tayo maglinis ng loob. So ganun lang siya kadali. Pag-brush nyo lang ng konti. Che-check nyo kung meron bang corrosion or something, or baka kasi extended na yung damage ng mga nakaraan. Ang dami na din kasi yung computer na nabuksan na sobrang dumi. Nga eh, dapat nyo pag desktop sobrang dumi. Ano eh, ay, madali lang linisin kasi dalawang screw lang yung tatanggalin dun eh. Pero hindi pa rin nalilinis. So ang nangyayari, bukod sa mabagal, madumi, lalo pa siyang bumabagal. So sa laptop naman, hindi naman siya ganong dumihin. Unless talaga sobrang tagal nang hindi nalinis. Ever since binili, hindi nilinis. So, or ano, or laging nasa maduming area. Or maalikabok na area rather. Hindi naman madumi. So ako kasi nasa medyo maalikabok na area ako. Kaya maalikabok din. So, dati, nung laptop cooling pad ang gamit ko, may bilog dito, tapos may bilog din dito. So bumabakat yung dumi, bumabakat yung alikabok. Okay, so ibabalik na natin yung mga screw. So unahin natin to. Hindi ko po gagamitin yung powered screwdriver ko kasi baka masira yung thread, mahirap magtanggal niyan. Hindi naman din kailangan ng ano masyadong madiin magkabit. So, mahaba. Hindi ko din ano. So ang marirecommend ko pala sa inyo pag gagawin niyo to, i-markahan nyo po kung saan nyo kinuha yung lap, yung tornilyo, kasi magkakaiba ng haba yan. Ako kasi medyo kabisado ko na.
medyo na ano lang tayo. Ensure muna natin na nakalapat siya. So, ito basic to. Pag nagka-tighten kayo ng mga computer components, kailangan pa-cross. Para nai-even out yung pressure. Yan, so may fit na ulit. Oops, meron pa pala isa. Malimutan natin. Okay, so buo na ulit yung laptop. So i-on na natin siya. Okay. So nakita nyo po kung ano, around 10 seconds lang bago siya mag-boot. So ano yan eh, advantage ng naka-SSD. Okay. So, in-upgrade ko kasi yung hard drive ko into SSD, yung main hard drive kung nasan yung operating system, kaya mabilis siya mag-boot. Hi guys, John here from Jason Shoko ICT Services. Please don't forget to like and share our video and subscribe to our channel for more future contents. Thank you!